Hello mga ka-quiz, welcome or welcome back to our YouTube channel. This is Quiz Basic once again. So for today's video mga ka-quiz is gagawa po tayo ng simple explanation about po dito sa SIM card registration na batas na ipapatupad ng ating gobyerno. So ano nga po ba ang SIM registration? So ito po ay under Republic Act number 11934. So ibig sabihin po mga ka-quiz, ito po ay isa ng batas. So, sa batas na ito nakasaad na lahat ng SIM user, bago man o matagal ng user, ay kailangang i-register ang kanilang mobile number sa kanilang mga current telco provider like TNT, Globe, D2 SIM card, Smart, or TM SIM card. So, bakit kailangang i-register ang SIM? So, nais maprotektahan ng SIM Registration Act ang mga users mula sa kahit anong krimen na ginagamitan ng SIM card, internet o electronic communications tulad ng, pero hindi limitado sa, terorismo, text scams, unsolicited, mahalay o obscene messages, bank fraud, libel, anonymous online defamation, trolling, hate speech, at pagkalat ng digital disinformation o fake news. So, ito pong batas na ito mga ka-quiz, no, is ito po yung magpo-protect sa atin sa mga scammers, sa mga online scammers, dahil sa panahon po natin ngayon is puro digital na or online na mga services yung madalas na ginagawa ng mga tao dito sa Pilipinas. So, kailan magsisimula ang SIM registration? Ito po ay magsisimula sa December 27, 2022. So, after po ng December 25, after po ng Christmas event, so, kailangan po nating i-register yung ating mga SIM cards. So, SIM registration para sa mga bagong users. So, lahat po ng bagong SIM cards mula December 27 ay hindi na magagamit hanggat hindi pa ito nare-register. So, simula December 27, pwede nang i-register ang mga SIM card sa mga specific website link na provided ng ating mga telco providers. So, ito po ang mga informations na kailangang ibigay para sa mga bagong users. Number 1 po, kailangan po ang ating buong pangalan, birthday, kasarian o gender, present address, at valid government ID. So, ito pong government ID, dito po madalas wala yung mga Pinoy. So, mayroong SIM card or mayroong cellphone pero walang government ID. So, I advise po na mainam pong kumuha po tayo ng mga valid IDs po natin. So, meron po tayong PhilHealth ID or postal ID na mabilis lang pong kunin. Alright, SIM registration para sa mga existing users or yung matagal nang gumagamit sa kanilang mga SIM cards kagaya ko. So, kailangang i-register ng lahat ng current users ang kanilang mobile number within 180 days of effectivity ng SIM Card Registration Act, which is December 27. So, that will be in 5 months. Okay, 180 days of effectivity ng SIM Card Registration Act. So, simula ng December 27, pwede nang i-register ang mga SIM cards sa mga website link na provided ng ating mga telco provider. So, ilalagay ko po sa description box natin yung mga website link ng ating mga provider dito po sa Pilipinas. So, ito po yung mga informations na kailangang ibigay sa mga existing users. Buong pangalan, birthday, kasarian o gender, present address, and valid government ID. So, the same lang po yung requirements ng new user at saka yung mga old SIM card users. So, SIM registration para sa mga minors. Kailangan ng mga minor i-register ang mga SIM sa ilalim ng pangalan ng parent or guardian. So, hindi po makapag-register yung mga below 18 years old. So, kailangan po yung consent ng guardian or kailangan pong gamitin yung pangalan ng kanilang parent or yung guardian po nila. SIM registration para sa mga foreigners. So, yung mga hindi Pinoy na pupunta, magbabakasyon dito sa Pilipinas is kailangan ng foreigner na i-register ang kanilang SIM card. Ito ang mga informations na kailangang ibigay. These are the informations that are needed. Number 1 is your full name, nationality, kung saan ka galing, birthday, passport, address sa Philippines, kung saan ka pupunta, type of travel, kung ikaw ba ay visitor lang,
or admission document presented ID or number of document presented. Ang SIM card ng mga foreigner na turista ay valid lamang for 30 days. So yung SIM card ng mga foreigner is valid lamang for 30 days. Ang mga foreigner na may ibang klaseng visa, so yung mga foreigner na hindi visit visa, ay pwedeng makakuha ng SIM card na walang expiration date or walang 30-day expiration date. Alright, so ilang SIM cards ang pwedeng i-register? So walang limit kung ilang SIM cards ang pwedeng i-register ng isang tao. So kahit ilan po yung i-register na SIM card under your name, that's all fine. So start na pong mag-register this December 27, 2022. So mga ka-quiz, no, sa batas na ito, tayong mga end users or mga consumers na gumagamit ng SIM cards is meron po tayong obligasyon. So obligasyon po nating i-report in case na meron po tayong changes na gagawin sa mga informations na ating isinubmit upon registration. And then obligation din po nating i-report in case na mawala yung SIM card na ginagamit natin. Alright? And then, obligation din po nating mag-submit ng request to deactivate specific numbers or specific SIM cards. Or halimbawa is concerned citizen po tayo, yung nagmamay-ari ng SIM card na yan ay pumanaw na. So, kailangan po nating mag-submit ng request to deactivate such SIM card po mga kakoys. And of course, kung tayong mga consumers is merong obligations, so mas malaki po yung obligation ng mga telco provider. Okay, so yung number one obligation po ng mga telco providers natin is obligado po silang i-provide sa atin yung secure online SIM registration platform. And then, they have to deactivate SIM within 24 hours of report. So pagka-report po natin na halimbawa nawala yung SIM card na yan, so or nag-request po tayo na i-deactivate yung SIM cards na yan with due process po. So kailangan po na mag-response kaagad yung telco provider natin to deactivate such SIM card. Alright? So obligation din po nilang i-deactivate yung SIM card used for fraudulent activities or scam. So, kailangan din po nilang mapatunayan na yung SIM card na yan is ginagamit nga po sa mga illegal na kapamaraanan. And then, obligation din po nilang i-insure sa atin mga consumers or end users that the data are secured and encrypted and highly confidential po. So, those are the important things mga kakoys na kailangan po nating malaman sa bagong batas na ito. So, since we are all Pinoy, whether we like it or not, since ito po ay batas na, so kailangan po natin itong sundin. So, that's all for now mga kakoys. Thank you for watching. Please subscribe. Have a nice day. Bye-bye.